Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nang ituro nito ni Don Pepe itong si Zoe na hindi umano ito totoong anak sa kanyang anak na si Ubing sa kadahilanan na agad naman din itong nagpapanggap itong si Zoe na wala umano itong alam kung kaya't agad itong sumigaw at sinabi na hindi umano totoo ang mga sinasabi ng kanyang lulo at dali-dali itong umalis itong si Zoe sa room ng kanyang lulo sa kadahilanan na agad naman din itong hinabol itong si Zoe sa kanyang daddy. Ngunit nang mapansin ito ni Zoe na hinahabol ito ng kanyang daddy ay lalo nitong nilakasan ni Zoe ang kanyang pagtakbo kung kaya't natakasan nito ni Zoe ang kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag at agad nitong tinawagan ni Zoe ang kanyang mami at sinabi na nasabi na umano sa kanyang lulo na hindi umano ito totoong anak ni Dr. Tanyag sa kadahilanan na labis-labis naman din itong nag-alala itong si Moira sa kanyang naririnig galing sa bibig ng kanyang anak kung kaya't agad nitong tinanong ni Moira kung saan umano ito nagpunta itong si Zoe at di ito, agad nitong sinagot ni Zoe ang kanyang mami na umalis umano itong si Zoe sa ospital sa kinaruroonan ng kanyang lulo dahil hindi umano nito alam ni Zoe kung ano ang kanyang gagawin ngayong nasabi na umano ng kanyang lulo sa kanyang daddy ang katotohanan na hindi umano sila totoong mag-ama kung kaya't agad nitong sinabihan ni Zoe ang kanyang mami na puntahan umano nito ni Zoe ang kanyang mami dahil wala na umano itong ibang matutunguhan pa kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Moira ang kanyang anak na pumunta umano ito sa kanya at dito dali-dali naman din itong pinuntahan ni Zoe ang kanyang mami at nang makarating na itong si Zoe ay agad naman din itong sinalubong ni Moira at sinabihan kung bakit umano nangyayari pa na buhay pa umano ang ilang lulo na pinaligpit naman umano nito ni Moira. Kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Moira itong si Balahadja ngunit ikinagalit na lamang nito ni Moira dahil hindi na nito makuntak pa ni Moira si Balahadja. Ngunit habang nag-uusap itong mag-ina ay hindi nito sukat akalain ni Zoe na nasundan pala ito ng kanyang daddy sa kadahilanan na hindi na ito nagagalaw pa itong si Moira at itong si Zoe dahil biglang dumating ang kanyang daddy at kasama nito ng kanyang daddy ang isang pulis at itinuro nito ng pulis itong si Moira at si Zoe na sila umano ang nag-utos sa kanya. Sa kadahilanan na ikinakulat naman din ito ni Moira kung bakit mayroon umanong ibang tao na biglang lumitaw at nagpapanggap na sila umano ang nagturo sa kanya. Kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Moira na isa umano itong sinungaling ngunit hindi na nito pinapakinggan pa ni Dr. Tanyag at sinabihan nito ni Dr. Tanyag itong kanyang asawa na si Presinto na umano ito magpapaliwana. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.